Magandang araw sa inyo lahat. May dumating na naman package from Lazada. Yun. Tamban din. Lima ang laman. Lima. Okay. Yun. Isa. Dalawa. Tatlo. Aray. Apat. Kasi dito, may dalawa. Dalawa laman. Isa, isa, at isa. Okay? Nain natin itong malaking ito. Diba ito? Yan ang laman niya. Oh! Mga isang box na electrolytic capacitor. Ang laman niya ay yan ang laman ng ating package. 24 values na electrolytic capacitor, 630 pieces. Merong 50 volts at meron ding 10 volts, 25 volts, 16 volts. Aba, halo-halo siya. Okay? From 0.1 microfarad to 1000 microfarad, kaya na 16 volts. Ang mga 50 volts, 0.1 hanggang 4.7. Okay? Oh, marami yan. Meron din 50 volts dito. 50 volts. Halo, halo. Assorted. Electrolytic capacitor. Buksan natin. Iyan ang bukas niya. Ang laman ay... Ayun. Napakarami. Hindi ko kayang bilangin. Diba? Oh. Pero meron siyang... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 8 by 3 na slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Tama. Dito ka na lang titingin kung kukuha ka ng pyesa. Aba. Okay ah. Okay ang box niya. Oh. Mabibilang ba natin ito? Hindi, syempre. Eh, ang dami. Iisa-isahin natin? Hindi kaya, Brad. Pero ito ay 630 pieces. Hmm. Ito, 1000 microfarad, 16 volts. Oh, yan. Okay. So, meron siyang 40 pieces na 0.1 microfarad. Ito, bihira ito eh. 0.1 microfarad, 50 volts. Kaya binili ko. Okay. O, eh, ano na natin? Sukatin natin. Itong pinakamalaki. 7.9 millimeter, 8 millimeter by 16 millimeter. Yung pinakamaliit, ano ito?
4.7 microfarad, 50 volts. 7.8 by 3.9, diba? Testingin uli natin kung paano pag-testing ng capacitor. Gagamit tayo ng tester. Ito. Proskit. Power. Set natin sa farad. F. Kunin natin yung maliit. 0.1 microfarad. 0.1 microfarad. Dapat sa 2 microfarad. Pinakamaliit. Ayun. Pwede rin dito. microfarad o 200 nanofarad. Yung 200 nanofarad, 0.2 microfarad ang equivalent niyan. Okay? Paano? To 0.1 microfarad. 0.1 microfarad. Parad. Diba? Equal din yan sa 0.1 times 10 to the negative 6 parad. Negative 6. Pag itong 0.1, minove mo ng to the left, o sabihin natin to the right, mumove mo siya ng tatlo, ha? 0.1, mumove mo ng tatlo. 1, 2, 3. Magkakaroon ng dalawang 0. At ito ay magiging na 100 ano? Nanoparad. Diba? At yung nano, 100 times 10 to the negative 9 parad. Pag move mo to the right ng tatlong beses from 0.1, magkakaroon ito ng negative 6 plus negative 3. Negative 3 yan. Yung minub mo. Tatlong beses. 1, 2, 3. Magiging 100 nanoparad. Yung 100 times 10 to the negative 9. Parad. Which is 100 nanoparad. So, kung 200... So, kung 200, dito sa tester natin, 200 nanoparad, ibig sabihin yan, 200 times 10 to the negative 9 parad. Yung N is equal to 10 to the negative 9. Nano yan, nano. 200 times 10 to the negative 9 parad. Pag minub mo naman to the left, magiging 0.200, di ba nag-move? Yung times 10 to the negative 9, excuse, nag-move ka ng 3, magiging times na negative 9 plus 3. Hindi yung mangyayari niya, magiging 0.2 microfarad. Yung micro, kasi ito, negative 9 plus 3, negative 6. O, equals 0.2 times 10 to the negative 6. O,
0.2 microfarad. To the left, plus. To the right, negative. Move na 0. Ganyan ang mathematics niyan. So, itong 200 nanofarad ay 0.2 microfarad. E kukunin natin dito ay 0.1. O, ito, 0.1. Test natin. Lagay natin itong probe sa pula sa C. Nandito, nakalagay CX. Okay? Nakalagay na sa 200 nanofarad. Positive niya. Yung ito yung negative. May marker na negative. So, positive niya ito. Then, negative. Ayun. 106.2 nanofarad. O, ibig sabihin niyan, siya ay 0.1 microfarad. 106.2 nanofarad. Pag minub mo yan ng tatlong ano beses, yun, 105.5. Move mo siya, magiging 0.1. Pag nag-move yan, magiging negative 6. Negative 6 microfarad. So, ang microfarad, negative 6. Ang nanofarad, negative 9. Okay? So, yan ang laman ng ating package. Thank you!